Babala po mga kapuso, sensitibong video ang inyong mapapanood. Isang asong naligaw sa kalapit na bahay sa Ilocos Norte ang walang awang kinatay. Ang masaklap, ibinalik pa ang ulo sa amo nito. Nakatutok si Dano Tingkungko exclusive. Ito si Champ, ang alagang aso ng isang pamilya sa Banna, Ilocos Norte. Pero ang ngiti niyang yan, sa larawan na lang mababalikan ang kanyang mga amo. Kwento ng fur rent ni Champ, tatalian na raw sana nila ang alaga nang biglang tumakbo. Ayon sa kanilang kapitbahay, pumasok ito sa isang compound sa kalapitbahay. Sa gabi po, papakainin ko sana wala po siya. Sabi naman ng kinakasama ko, hayaan mo na babalik din yun aga. Pero patay. Pugot at pirapiraso na raw si Champ nang ibinalik sa kanila. Nang hihingi na nila ang labi nito para mailibing, sinabi niya po sa akin yung dalawang tao na kinatay na daw yung aso. Sinabing ibabalik na daw nila yung mga natirang karne, tsaka yung ulo, binalik din sa amin. Sabi pa raw nila sa mga may-ari kay Champ, pinagpapalo hanggang sa mamatay at kinatay ang aso matapos umanong kumain ng dalawang pato sa lugar. Nagsorry daw ang kanilang kapitbahay na natakot anila sa aso dahil sa mga kaso ng rabies sa lugar. Namin yung nangkatay na talagang kinatay yung aso mo. Oo sir, pasensya na daw kasi kinain daw yung pato, nakaperwisyo daw. Sabi ko naman sir, dapat sana pinabayaran na lang sa akin yung pato, bakit kinatay yung aso ko? Inireport na ng may-ari ng aso ang insidente sa pulisya at magsasampa sila ng kaso sa kumatay sa kanilang alaga. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society, kabilang sa exception sa Animal Welfare Act sa pagpatay ng aso ay kumpara ito sa religious ritual o para sa self-defense. Pero ang nangyari kay Champy? Yung mga dahilan ng mga tao na akala nila acceptable kapag pinapatay yung mga pato or kung anumang reason, hindi to under any of the exceptions dun sa the killing of an animal. Hindi talaga rason yung pagpatay kasi I think rampant talaga dyan sa area na yan na nagkakatay pa sila for food. And it's already against the law under the Animal Welfare Act. 6 na buwan hanggang 2 taong kulong at multang hanggang 200 to 250,000 pesos ang parusa sa naturang paglabag. Paalala rin ng POS, banta sa public health ang pagkain ng karne ng aso. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.